Maraming mga fans at followers ni Jovet Valdimino ang nagulat nang biglang ibalita na pumanaw na ang nasabing singer na si Jovet Valdimino noong December 9, 2022. Ang edad niya ay 29 years old. Ang nasabing balita ay kinumpirma ng dating handler ng Star Magic na si Jerry Telan at ito nga ay sinabing na comatose daw ang nasabing singer ng 5 araw matapos ang CT scan na ginawa dito dahil nagkaroon ng blood clots sa kanyang utak at ito nga ay sign ng aneurysm. Ayon din sa pahayag ng mga magulang ni Jovet na si Hilario at Cristeta pati na rin ng fiancé na si Camille Ann Miguel, sinabi nila na nagpapagaling na ng 1 linggo ang nasabing singer mula sa hypertension at may mga medicine nga ibinibigay dito at huwag muna daw umawit dahil na rin sa kanyang kalagayan. At dahil nga hindi pa rin mapigil ang nasabing singer ay nagkaroon daw ng invitation ang Batangas City sa isang event na kung saan nga ay inawit ni Jovet ang kanyang 3 signature song. Pero habang kinakanta niya ang 3rd awit ay doon nga nakumpirma at nakita ng kanyang ama na nahihirapan ng huminga ang nasabing singer. At nagkaroon nga siya ng komplikasyon dahil na rin sa stroke at ito nga ang naging sanhi rin ng kanyang pagkamatay sa ospital. Nagbigay linaw naman ang officer in charge na si Dr. Rosario Vergere at ito nga ang kanyang ipinahayag at nagsalita nga siya tungkol sa aneurysm. Nasabi ng doktor ang ganito, "First aneurysm is that condition kung saan nagkakaroon ng weakness yung arteries ng isang tao. Artery ay yung dinadaanan ng dugo palayo sa ating puso, papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan. When we talk about aneurysm, it happens not just sa brain but also happens in the abdomen. It can also happen sa legs or minsan sa puso mismo. So pag nagkaroon ng aneurysm because of that weakened lining vessel, pumuputok siya kaya nagkakaroon ng hemorrhage ang tao, usually sa brain. When that happens, that is very critical for a person." Ito ang kanyang paliwanag. At ayon nga rin sa doktor, madalas daw ay underreport ang mga ganitong kasong. Dagdag pa niya, "You'd hear one person na nagka-aneurysm and suddenly namatay na lang siya. Most of these aneurysms are unreported or undocumented kasi usually, pagdating sa ospital, it's already at the late stage. Hindi na nakakagawa ng scanning na kailangan gawin to confirm that it was really aneurysm. Mostly, it would be reported as a cerebrovascular incident and nakikita yan as top leading cause ng sakit dito sa ating bansa." So parang lumalabas na stroke yung pasyente. Undocumented nga na aneurysm pala yung nangyayari and not really stroke per se. Dagdag din ang nasabing doktor na karaniwan sa mga sintomas ng aneurysm ay pagkakaroon ng biglaang pagsakit ng ulo, pagsakit ng dibdib, pati na rin ng abdomen at pagkakaroon ng pakiramdam na tila nahihilo. Dagdag pa sa mga kwento, makalipas di umanong makakanta ang nasabing singer ay nagkaroon siya ng pagkakataon na umupo at nagbago na nga ang itsura nito at tila umagos na ang kanyang laway. Pagkatapos noon ay sinugod siya sa pinakamalapit na ER sa Nazareth of Jesus Hospital noong December 3, 2022 bandang alas 10 ng gabi. Nagpakita ang CT scan ng namumuong dugo sa utak or sign of aneurysm at binigyan nga ng 100cc ng dugo at isinalin sa kanya bandang alas 2 ng madaling araw noong December 4, 2022. At 5 araw ang comatose ang nasabing singer at pumanaw nga ng alas 4 ng umaga ngayong December 9, 2022. Si Jovet Valdimino ay 29 years old.